Hello everyone! Narito ang mga pinakamisteryosong kasaysayan na natagpuan ng mga eksperto sa gilid ng mga bundok. Kilala sa mga nagdadaramihang bagay-bagay at nagdadala ng mga misteryoso at mga mahalagang kasaysayan na kailanman ay nakatago dito sa mga matataas na bundok. Ang mga nakakamanghang tanawin dito ay nakuha ang pansin ng ating imahinasyon ng mga siglong nagdaan at patuloy tayong pinapahanga ng mga sekreto nito mula sa mukha na bato hanggang sa libingan sa gilid ng bundok. Tapusin nyo hanggang sa dulo upang ang aking munting kalaman ay maibahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabili, dito lang sa ano-ano nga ba ang mga pinakamisteryosong kasaysayan na natagpuan ng mga eksperto sa gilid ng bundok. Umpisahan na natin ang ating kwentuha. Pero bago ko simulan, bigyan ko muna kayo ng kunting kaalaman patungkol sa ating content ngayon. Maraming sinaunang istruktura sa iba't ibang panig ng mundo ang nakakuha ng ating pansin. Napagkuha ng kanilang nakatagong sikreto at mga misteryosong pahiwatig sa mga eksperto. Mahalagang kasaysayan na kailanman nakatago dito sa matataas na bundok. Imahinasyon ng mga siglong nagdaan at patuloy tayong pinapahanga ng mga sikretong ito. Simulan natin sa batong mukha o mukha sa bato. Ang mukha sa bato ay matatagpuan sa kagubatan ng Amazon. Ang higanting mukha na ito ay nadiskubre sa gilid ng bundok. Walang sinuman ang nakakaalam kung ang mukha sa bato ay naikurba ng kalikasan o naikurba ng mga kamay ng tao. Maaaring ang mukha ay nabuo mula sa ilang libong taon na ang nakakaraan. Bagamat ang mukha sa bato ay malayo sa sibilisasyon, ito naman ay nasa maliit na komunidad ng Peru na nasa paligid ng maliit na tribo o bayan. Ito ang Harakbo Tribe, mga katutubong mamamayan sa kagubatan ng Amazon. Sa paniniwala ng kanilang mga ninuno, ang mukha sa bato ay ang nagpoprotektang Panginoon ng Kalikasan, ang tinatawag ding Madre de Dios o Ina ng Diyos. Sa paniniwala ng tribo, nandoon ito sa mukha sa bato. Nagsisilbing tagapagligtas sa anumang sakunang dumarating. Ang mukha na tinatawag nilang habot ay talagang nahahawig sa mukha ng tao na may kilay, ilong, bibig at baba na animoy taong isinandal sa gilid ng bundok ng Amazon. Libingang bato o kapilikaya. Ang libingang bato ay pinakakaiba
at agad itong napansin. Ito ay matatagpuan sa lugar ng Turkey, sa probinsya ng Kurum, at kapansin-pansin dahil sa kanyang kakaibang lokasyon at hindi alam na kasaysayan. Natagpuan ito sa lugar ng Hilagang Turkey, ang Kapilika o ang Libingang Bato na nakapwesto sa gilid ng bundok na napapalibutan ng mga bangin. Ang salitang Kapilika ay ang ibig sabihin ay ang bato na may pinto. Habang ang ibang lugar ay punong-puno ng mga kayamanan at impormasyon para sa mga eksperto na suriin ang misteryong libingang ito, na pinaniniwalaan ng mga archaeologist na isang natatanging natagpuan sa rehiyong iyon. Nag-iwan ng mga nakakalitong description, kaya ang lahat ay napapaisip na lang kung ano nga ba ang pinagmulan nito at kung anong sibilisasyon ito nagmula. Sinasabi ng mga eksperto na ang Kapilika ay naitayo sa siglo ng BC o before Christ, nasa itas ng bundok na may banayad na batis na dumadaloy pababa, at ito ay may matatarik na daanan, at andoon sa ikalawang bahagi ng libingang bato makikita din dito ang mga higanting hagdanan na patungo sa harapan ng libingan. Ang itsura ng libingan ay may hugis cube na istruktura na nakakurba sa bundok at konektado sa mga natural na nakapalibot na mga bato. Maaaring ito ay upang mapigilan ang mga nasa itaas nito. Kakaunting kaalaman lang ang natuklasan dito dahil nga sa walang gaanong detalye kung paano pag-aralan at pagsusuri ng mga importanteng kaugnayan patungkol dito. Hindi kagaya ng iba mga libingang natagpuan kagaya ng nasa Egypt na may bakas o naiwang kakaibang sulatin. Ang libingang ito ay nagtataglay lang ng isang description o mababasa lang ang salitang Aikisios. Alam nyo bang ang salitang ito ay walang anumang paliwanag, impormasyon o kahulugan? Ito ay may isang iminungkahing teorya na ang Aikisios ay maaaring ito ay pangalan ng matandang Griego na commander. Dahil kung tutuusin ang lugar na iyon ay minsan na naging teritoryo ng mga Griego. Ang uri ng libingang bato kung paanong pwesto nito ay kaparehas ng ibang libingan na nanatagpuan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kung sino man ang lumikha ng libingang bato na ito ay nananatiling usapin o kuro-kuro dahil sa kanyang kakaibang istruktura. Maaaring ang libingan ay dedikado sa isang importanteng tao, subalit ang kawalang sulatin o palatandaan nito ay palatandaan na ang libingang ito ay personal na alaala kaysa isang malawak na personal na palatandaan para sa Maharlika. Ang gate ng mga Diyos. Ang Aramo Moro ay ang mga gate ng mga Diyos na matatagpuan sa Peru. Naging kilala sa mga mahihilig sa mga paranormal na pangyayari sa buong mundo na umahatak sa kanila upang galugarin ang mga sikreto neto. Ang kabuang gate ay may kabuang taas na 23 feet at ang taas naman ng pintuan ay may 6 feet and 6 inches ang taas. Karamihan sa mga turistang bumibisita dito
ay sinasabing nakakaranas sila at nakakarinig ng mga tawanan at kakatuwang musika na nanggagaling sa loob, at kung minsan nakikakita din sila ng ilaw sa loob, kaya sinasabing mahiwaga at misteryoso ang lugar ng Aramuro. Kung bago ka lang sa channel ko at kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Nag-a-upload ako ng isa o dalawang video sa isang linggo, at kung mayroon kang gustong ipakwento o di kaya ipasaliksik, mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng video ko. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye!